Tila may naligaw sa Davao. Ano nga daw ang ginagawa ng tarpaulin na ito at pagmumukha ng nasa tarpaulin na ito? Napakalaki at may mensahe pa siyang maligayang pagdating sa Davao del Norte. Akala mo naman hindi siya kinamumuhian ng mga taga Davao. Yung nagpatarpaulin ka sa lugar na kinasusuklaman ka? Ambisyosong manduruga sa PCSO. Tama na po yung pambubudol. Maawa na po kayo sa taong bayan. Akala siguro natutuwa pa sa pagmumukha nila yung mga tao. Siguro kung meron man mga ilan-ilan na lang yun. Himod na lang na di nakikita ang katotohanan at nagbubulag-bulagan. Kawawa talaga yung mga taong walang alam sa mga pinagagawa nitong mga tong manluloko. Nagsama sa tarpulano at tarpulana sa tarpaulin, si Band-Aid Solution at si Ewan Solution. At heto pa ang latest mga kasweet mula sa The Manila Standard. Foreign investors withdrew $312 million funds from Philippines in April. So paano na yan? Sayang naman ng mga biyahe-biyahe o travel-travel ni BBM. Monies are flowing out, Mr. President. Anong nangyari sa press release ng PCO na bilyones ang nakalap ng Pangulo mula sa kanyang 26 na foreign trips in 22 months? Parang balintuna ang mga pangyayari, sir. Samantala ay binigyan naman ito ng kometo traction ng magaling na influencer na si Mr. Will Talker. Ang kapal daw talaga ng pagmumuka ni Liza Marcos. Ano ang ginagawa niya sa tarpaulin na ito at pagkalaki-laki ng mukha? Feeling na feeling, akala mo'y welcome na welcome siya sa Davao. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Oh, di ba? Nakakapu. Ano ngang sabi ni Liza Marcos dati? Politics cannot afford me. Never daw siyang papasok sa politika. Pero ano ito? Laki pa ng mukha eh, no? Alam niyo mga lords, ewan ko lang, no? Pero gano'n na ba talaga sila kakapal ng mukha at kamanhid na hindi nila napapansin na pinagtatawanan na sila ng mga Pilipino at nakakapansin na ang mga Pilipino sa mga basura nilang gawain, pang-eepal nila at pamumulitika nila sa mga Pilipino? Grabe, no? Akala mo talaga yung mga pinangmumudmud nila na pera at ayuda ay galing sa kanila? Okay lang sana eh, no, kung galing sa mga bulsa nila. Pero Diyos ko, galing naman yan sa kaba ng bayan. Diba, yung mga pinamimigay nyo. Pantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho incheck na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng sayo na yung mga inject na nandito, eh tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun ang iniimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar umaabot, hanggang sa Palawan umaabot, dumadami na inject. Meron ng Pilipino, inject pala, naging mayor na. Grabe mga lords, no? Napapraning na itong mga politiko natin sa Pilipinas. Congressman Richard, ang tagal naman ang dami ng mga inchik na pumapasok sa Pilipinas. Hindi sana huwag niyong papapasukin sa Pilipinas sa mga inchik or mga Chinese kung napaka-paranoid niyo naman. Baka daw ini-invade na tayo. Excuse me, matagal na tayong ini-invade ng mga inchik. Ha? Sa mga negosyo pa lang. Lahat halos ng mga malalaking negosyo dito sa Pilipinas, incheck mga Chinese. Ang mga malalaking kontributor ng tax, mga incheck po. Di ba? Kung makapagsalita sila sa mga Chinese, kung makapagsalita sila sa mga incheck, buti pa nga mga incheck, buti pa nga mga Chinese. Nakinabang pa ang mga Pilipino. Di ba? Like mga malalaking businesses dito sa Pilipinas, mga Chinese naman ang may-ari. Oh, aber, yung US. Oh, anong naitulong ng US?
Di ba pang pagulo lang? Yan kasi tayo eh. Masyado tayong paranoid. Sa bagay, weak naman kasi ang intelligence dito sa Pilipinas eh. Paano din lalakas yung intelligence dito sa Pilipinas? At surveillance sa Pilipinas? Mga surveillance equipments? Eh, kinukurakot naman ng mga politiko. Imbis na magtuon kayo ng pansin para mas i-improve ang surveillance, ang technology dito sa Pilipinas, para madali nyong ma-detect kung ano ba yung mga gusto nyong i-detect dyan. Hindi, kasi sana pupunta ang pera. Ayon, binubulsa ng mga buhaya. Imbes na magpatayo kayo ng mga palatandaan sa kasuluk-sulukan sa Pilipinas para hindi tayo ma-invade at hindi makuha ng mga dayuhan. Diba, ang mga lupa at dagat na para sa Pilipinas, inuunan nyo kasi ang pamumulitika. Inuunan nyo kasi ang panghuhut-hut ng pera. Kaya, third world country pa rin ang Pilipinas eh. May pera naman ang Pilipinas, pero saan na pupunta? Airport nga, brand out! Sariling airport na nga lang natin, wala pang maupuan ang mga pasahero. Papaunla din nyo pa ang Pilipinas. Tila nga daw nagbunga ang plano ng mga dilaw at pula. Ito na pala ang kanilang balak noon pa man. Tingnan natin ang post noon ni BBM noong 2015. Panahon na nga ba para magkaisa ang dilaw at pula? Bakit hindi? Kung ang tuwid na daan ay magiging patas na daan patungo sa nagkakaisang lipunan. Bagay ba sila? At kung alam lamang daw ito ng mga DDS noon pa man, hindi na daw sana nila iginampanya noon si BBM. Ayon pa sa post ni Tio Moreno, "I don't dislike Leni Robredo herself, but I have issues with her supporters because they act as if they have a monopoly on knowledge. Also, one of the reasons I did not vote for Robredo is that her political party tends to side with Western countries like the USA. Despite Bongbong Marcos' political baggage last election, evident from his family's history, I believe he shared my view of fostering good relations with Asian neighbors and not being a puppet of the West. I was wrong. 2 years after the election, we failed to prevent such Western alignment. Our president is distancing us from our Asian neighbors and allowing increased Western influence in the country. Look, this is maybe one of the reasons. It's not Unitim pala. It's Unipink. Nagkaisa na nga ang dilaw at pula. Ginamit lang ang green para manalo. Hashtag manggagamit. If only alam ko ito, I should have stopped campaigning for him. Kaya naman pala, Unipink naman pala talaga ang agenda at hindi ang ipinangako niya noon sa mga tao. Nakakadismaya talaga. Nabudo lang 31 million. BBM will regret this. The Yellows hate Ferdinand E. Marcos so much and they worked so hard to oust him with the people. BBM probably abhorred the Filipinos so much because of this. And the Yellows too hate the people because they could not go back to power. Look, they are united in making life harder for us. Also, they have with them the Reds, who likewise hate the Filipino. Talking of the real enemies of the people." Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa patarpoli ni Liza Marcos sa Davao del Norte? Isa ba kayo sa mga pinagtawanan na nito? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang sharing video na ito, mag-iwan ng comment at like.